Magandang araw sa ating lahat. Aming pre-presenta ang video ito upang talakayin ang paksang makabagong Emilio Jacinto, ginhawa, liwanag, dilim at iba pang mga dalumat ng bayan at katipunan sa mga awitin ni Francis Magalona. Isang isinulat nila Michael Charleston B. Chua, History Instructor at Faculty Member sa De La Salle University. Kilalang kilala sa kanyang mga gawain pang-akademiko sa kasaysayan ng Pilipinas at ang kanyang pagpapakita bilang isang komentarista sa mga paksang pangkasaysayan sa telebisyon ng Pilipinas. Gayun din si Alvin D. Campumanes, kabilang sa Department of Social Sciences at Faculty Member sa University of the Philippines, Manila. Isa siyang istoryador at tagapagturo na siya ring produkto ng Universidad ng Pilipinas bilang cum laude noong 2008. Bago namin opisyal na simulan ang aming presentasyon, hayaan niyo muna kaming magpakilala. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Gianjino Castro Villanta. Ako naman po si Jaylan Q. Andres. Magandang araw, ako po si Silver King Barroso. Kamusta? Ako po si Christian V. De La Cruz. At huli, ngunit hindi ang huli, Joanne Sagon. Kami pong lima ang siyang mangunguna sa makabuluhang talakayan patungkol kay Francis Magalona. Simulan na natin. Si Francis Magalona, umas kilala sa tawag na Francis M., ay kinikilala bilang hari ng Pinoy Rap. Sa papel ni Nachua at Campones, tinalakay ang mga pagpapakahulugan at diwa ng himagsikan na siyang nasasalamin sa mga witin likha ni Francis M. Tulad ng mga akda ni Bonifacio, Jacinto at iba pang mga katipunero, kapansin-pansin na ang mga awitin ni Francis M. ay may diwa ng nasyonalismo na siya ring sumasalamin sa kulturang Pilipino. Mula sa kanyang mga awiting Kaleidoscope World, Mga Kababayan, Nilalamon ng Sistema, bukod sa iba pa ay pumapatungkol lahat sa mga kaganapan at kalagayan ng lipunan. Tulad sa nais na pairalin ng katipunan, consistent ang mensaheng pinaparating ng mga awitin ni Francis M. Kaya't inihambing ito ng mga may akda ng papel bilang makabagong Emilio Jacinto. Ang rap, isang uri o anyo ng musika na nagmula sa itim na komunidad sa Amerika. Nagsimula ito bilang pamamaraan nila upang mailabas ang kanilang mga saloobin at emosyon, dulot ng pagtatrato sa kanila ng lipunan. Kung kikilatisin natin ng maigi, ang salitang rap ay walang literal na salin sa wikang Pilipino, ngunit ito ay masasabing nating parte na ng ating kultura. Madali ang naging pagtanggap ng mga Pilipino sa kultura ng rap dahil sinasanamin nito ang ating pagkahilig sa musikang, daglian at pakikipagtalastasan. Kilala rin tayo bilang mga emosyonal na lahi kung saan hindi matitibag ng ninuman ang ating mga puso at diwa. Ang madaling pagtanggap sa isang ideya at kultura ay nakabase sa kamalayan at pagkalapit nito sa puso ng mga tao. Sa konteksto ng kultura ng rap, sina Francis M., Clock 9, Chito Miranda at iba pang mga musikero ang siyang nagtaguyod nito upang ipinatili sa puso ng mga Pilipino ang ating sariling kultura at diwa. Nalalaman natin ang mga pinagmula ng mga bagay-bagay ayon sa kasaysayan nito. Sa madaling salita, ang kasaysayan ay tumutukoy sa mga salaysay na may saysay na madalas pumapatungkol sa mga pangyayari sa loob ng kapanahunan. Ang mga madalas na ituro sa mga paaralan ay ang mga akda o literatura na nailimbag noong unang panahon, na siyang nagbibigay ng interpretasyon sa mga kabataan sa mga pangyayari ayon sa kontekstong nababanggit. Dito pumapasok ang soliranin ng katotohanan na inilalahad sa mga akda. Madalas na ang literaturang ito ay akda ng mga banyaga na siyang may ibang interpretasyon sa mga pangyayari sa ating bayan. Sa pananakop ng mga Kastila, patuloy na nagbubuklod ang mga Pilipino at nagkakaroon sila ng iba't ibang kamalayan sa mga nangyayari sa inang bayan. Ngunit sa kabila ng mga ito, nananaig ang puso at diwa ng handang lumaban at ipagtanggol ang bayan para makamit ang minimithing kalayaan.
taliwas man sa mga limbag ng mga banyaga tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas, kung susuriin nating mabuti ay makikita ang pagkakatulad ng diwa ng mga akda ng mga Pilipino gaya nina Jacinto, Bonifacio, Baliwag, bukod sa iba pa. Ang diwang ito ay nakasentro sa pagmamahal sa inang bayan, sa pagnanais na iangat ang kalagayan ng mga Pilipino at mithiin na makamit muli ang kalayaan mula sa manlulupig. Ang mga akda na sumasaklaw sa ideyang ito ay ang pag-ibig sa tinubuang lupa, dilim o ang liwanag, kartilya ng katipunan, marangal na dalit ng Katagalugan, at iba pa. Francis Durango Magalona, October 4, 1964 to Marso 6, 2009. Pangwalo sa siyam na anak ng mga tanyag na artista. Nagtapos ng mataas na paaralan sa Don Bosco Technical Institute sa Mandaluyong. Nagtapos ng koleyo sa San Beda College sa Maynila. Naisipang magpari ngunit hindi natuloy tulad ng batid ng nakakarami. Ang likas na hilig na Francis sa pakikialam sa mga kalagayang atisyong panlipunan ay maaring nagmula sa kanyang lolo na dating senador. Bata pa lamang ay mahilig na sa musika na siyang naging daluyan ng kanyang mensahe para sa bayan. Sa murang edad pa lamang ay kinagiliwan na ni Francis M. ang kultura ng hip-hop na orihinal na ipinakilala ng mga Amerikano. Kinakitaan ng angking talent ang binata at gumawa siya ng grupo na siyang nagtatangkal sa mga palabas at telebisyon. Kinaloonay, pinasok niya ang mundo ng showbiz kung saan siya napasama sa mga pelikula ng kanyang mga binibidahan. Mainit at ang naging pagtanggap sa kanya ng mga tao dahil sa may itsura at acting talent sa pagtatanghal. Hindi naging matagumpay ang karera ni Francis M. sa showbiz dahil kakaunti na lamang ang mga proyekto na naibibigay sa kanya. Ito ay dahil mahirap na siyang mahanapan ng katambalan dahil kasal na siya. Hindi nagtagal, naisipan ni Francis M. na bumalik sa kanyang hilig, ang hip-hop. Sumabak muli si Francis M. sa mga rap battle laban sa mga Amerikano na nakabase sa Subic. Naglaon ay pinasok ni Francis M. ang pagdi-DJ at paggawa ng mga awitin. Dito niya pinapakinig sa mga tao ang kanyang mga rap at iba pang mga awitin. May mga pagkakataon na kailangan nilang ibenta ang kanilang mga alahas, mailabas lamang ang mga kanta galing sa kanyang puso. Pagtapos niyang ilabas ang awiting Mga Kababayan Ko at Kaleidoscope World, ay umabot sa rurok ng kasikatan ang pangalang Francis M. at tila naging pambansang awit ng dekada 90 ang nasabing awitin. Bagamat mayroong hindi pa rin tumatangkilik sa ganitong anyo ng musika, naglaoy unti-unti itong pinanggap ng lipunan at kinilala si Francis M. bilang hari ng Pinoy Rap. Bukod sa kanyang karera sa industriya ng musika, naging host, co-host at guest din si Francis M. sa iba't ibang mga programa gaya ng Dots Entertainment at Ikbulaga. Pinasok din ni Francis M. ang pagiging hurado sa mga patimpalak, pagkahumaling sa potograpiya at pagmamay-ari ng sariling clothing line na sikat sa tawag na Three Stars and a Sun na galing sa awiting Sa Parehong Pamaga. Mula dekada 90 hanggang sa kanyang huling hantungan, makikita na ang bawat obra niya ay parang may tatlong bituin at isang araw kung saan ang pagmamahal sa kapwa at bayan ang tangi nitong sigaw. Ilan sa mga parangal na natanggap ni Francis M. ay Presidential Award of Merit, Legend Music Award, Generation Award at Pioneer Hall of Fame. Hindi perpekto si Kiko. Minsan rin siyang nalulong sa bisyo ngunit isang tagumpay ang kwento ng kanyang pagbabagong buhay. Ano't anuman, ang kanyang pamana sa musika at sa pagka-Pilipino ay hindi matitinag. Si Francis M. ay si Francis M. Tulad nina Bonifacio at Jacinto, pinairal ni Francis M. sa kanyang mga akdang diwa ng nasyonalismo at pagmamahal sa bayan. Makikita na sa mensahe ng mga awiting kanyang ginawa ay may halong mga dalumat na nakaugat sa kulturang sariling atin. Inihambing ng mga may akda ang awitin ni Francis M. na Mga Kababayan Ko sa mga akda ng katipunan, partikular ang Kartilya ng Katipunan. Isinasalaysay ng papel na ito ang makabagong kartilya
na siyang sumasalamin sa ating pagiging makabayan, pati na rin ang mensahe na hindi dapat natin ikahiya ang ating pinagmulan. Ang mga sumusunod ay ang mga umiiral na dalumat na siyang masasalamin pa rin sa kultura ng kasalukuyan na tinatalakay din ng mga awitin ni Francis M. Una, lahat tayo ay pantay-pantay, hindi nakabase sa kulay ng balat o kahit anumang physical na katangian ang ating gampanin sa lipunan. Ang kasipagan sa hanap buhay ay anyo ng pag-ibig para sa minamahal sa buhay. Kung may tiyaga, may nilaga. Bayanihan, lahat dapat tayo ay nagkakaisa. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kahiligan ng mga Pilipino sa pagkain na sumisimbolo ng ginhawa. Talintado at may angking galing ang mga Pilipino sa maraming mga bagay. Minsan tayo ay nasa dilim, minsan nasa liwanag. Tinatalakay din ng mga awitin ni Francis M. gaya ng Man from Manila, ang kasaysayan ng Pilipinas, kung saan isinalaysay niya ito sa tatluhang pananaw. Ang liwanag, dilim, at pagbabalik sa liwanag na siyang sumasalamin sa panahon ng pananakop tungo sa pagkamit ng kalayaan. Ang itinuturing na obra maestra ng mga awit ay ang awiting Kaleidoscope World na siyang pumapatungkol sa kalagayan ng lipunan at naghahatid ng mensaheng lahat tayo ay may pantay-pantay kahit na magkaiba anyo ng lahi at pinagmulan. Isigaw sa mundo at ipagsabi na dito sa silangan ako ay isinila kung saan nagmumula ang sikat ng araw. Ako ay may sariling kulay na kayumangi, ngunit di ko maipakita ang tunay kong sarili. Sabi ni Heber, huwag tayo manggaya, huwag ka manggagaya kung hindi mo rin kaya. Mangopya kamay, siguraduhin mo mas mahusay sa kinopyahang at matino. Kahit ang ilong mo'y balik ko, kahit na pangit, sarat at pango, basta't patay-pantay, walang kulay, walang araw.